Yan yung fluid, mga ito nilalagay ng fluid. Yan, tumas ng kaunti kasi ano, hindi siya sobrang kaunti, pero okay lang yan. Magandang araw mga idol, ito na muli ang inyong Brother King Challenger. Ayan, at ngayon po gagawa ako ng Nissan Joke. Ayan, papalit ko ng disc pad harap at saka sa likod. Ayan, ito po yung pinili ng manager ko. Pinili lang po siya sa mismo sa Nissan. Ayan, original po siya. Ayan, ito yung pang likod, mas maliit po yung pang likod kaysa rin sa pang harap, mas malapad po yung pang harap. Ayan, ito naman yung pangharap mga idol. Ayan, buksan ko mga idol. Ayan, wait po. At medyo pahirap pag isang kamay lang. Tawag yung camera. Ayan. Ayan. At sa aking mga subscriber, thank you so much. Sa mga viewers, family and friends, thank you so much. Sa mga silent viewers, thank you so much mga idol. Salamat sa inyo lagi po sa suporta. Ayan. Kunting kalaman ni Brother King Challenger. Ayan. Ayan, ito yung, ayan po yung dispatch sa harap. Ayan mga idol, at umpisahan ko na po itong aking gawain. Ayan, tatanggalin ko muna ang gulong. Ayan, tatanggalin ko na ang tumili ng gulong. Ayan mga idol, tatanggalin muna. Ayan, at ikita ko sa inyong bumbo kung paano magpalit ng dispatch. Ayan, at sa aking mga silent viewers, followers again again, thank you so much. Sa mga kaibigan, ayan, maraming salamat sa inyong laging pag-suporta sa aking channel. Ayan, di ba man tayo kumikita, post po ako ng pag-salamat sa inyong laging pag-suporta mga idol. Sana balang araw kumita din. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa akin mga idol, at subscribe na kayo, pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga ginagawa, at maibahagi ako sa inyo ng kunting kalaman sa inyo mga idol. Ayan mga idol, tatanggalin po yung tornilyo sa ilalim na 14 ang labi na gamit. Ayan. Ayan. Ito, ayan. Tatanggalin yan. Yung wheel cylinder, simply. Then, ay tanggalin yung disc pad na luma. Ayan. Kabila. Ayan po mga idol, ay mayroong sensor. Ayan. Ano na yan. Pag mabog din nito sa sensor, ano po siya, tumutunog. Ayan, nakikita niyo yung pang sensor niya sa dulo na parang maliit na. No? Yan po yung pangharap, yung malapad, yung panglikod, yung maliit. Ayan. Design po yan na ano, mas malakas yung brake sa harap. Ayan, mas malakas siya. Ayan. At liliyahin mo natin yung liliyahin muna yung disc pad by kabit. Sa kapila, liha din. Ayan. Kanyang style, yung style ko po pinapapatong ko yung ano. Yung iba, nalagay naman sa plywood o sa mga pantay na ano, para maganda ang lapad ng pagkakiskis, no? Ano, dispad na bago. Ayan. Ilalapit ko yung camera ko, mga idol. Ayan, yun po yung piston sa wheel cylinder. Ayan, ayan. Tutulak ko muna mga idol yung ano, yung piston pa loob. Isquat na pa ano, pag yan po mga idol ay matigas na hindi mo may tulak ay kailangan po yan na i-overhaul yung piston, palta ng caliper kit kasi yan po mayroong kalawang sa loob pagka hindi may tulak. Kahit pero sa inyo ang mangyayari po niyan kung pinilit nyo na pinilit at na-pwersa lang siya, paglapat po nung bago nyong ano, disc pad, kakainin yung kabila manipis, katagalan, kabila makapal, at saka naninikit ang brake, madali pong maubos, kaya kailangan tandaan po yung mga ganong bagay na gawain dito sa ganitong ano. At magulat kayong kabila, bakit makapal pa yung kabila, manipis. Ibig sabihin, hindi po balance yung pagkakapit ng gulong. Habang tumatakbo, mas sayad na sayad yung kabilang side. Kaya ano, hindi naglalaro na maayos yung piston. Yan, piston doon yan mga idol. Yan. At saka, bago ibalik, kailangan yung mga tusok niya, yung pinakang pin, lagyan ng grasa para naglalaro siya. Maramihan nakikita ko, yung kahit sa mga motorcycle, ilan na yung mga nagpapagawa sa akin na
ano, back job galing sa labas. Ako nag ano, bakit doon naninikit yung pero niya, pero okay naman daw yung piston. Ngayon, nasabi ko yan ang problema niya, yung pin, hindi nilagyan ng gasa, hindi naglalaro. Kasi alam mo sa labas, basta palitan lang yung preno, yung ibang gumagawa, walang pakialam basta na palitan nila. Mahalaga makarami sila ng magagawa. Ayan, mga idol. Ito mga idol ay libre. Libre ko ako ito sa mga manager. All around na po ngayon. Pero ang talagang work ko noong araw, ayan, since 1992, mekaniko po talaga ako. Yung sa mga sasakyan, cars, motorcycle, sa mga two-stroke motorcycle noong araw, mga generator, mga Perkins, ayan, mga malaki na mga B-type, six-cylinder na mga generator, malaki. Ayan, punasan po natin, pakaliha yung plate, ayan, para tanggal yung kalawang pihitin. Ayan, po, medyo mga tigas pong pihitin niya kasi yan po ay front-wheel drive, naka-park po yung pagkakalagay ko dun sa, hindi mo makahugot kasi yung susi pag hindi mo na-park. Naiup ng park yung cambio. Ayan. Saka hindi mo mapapatay yung makina pag hindi mo na ipapark. Ito, keyless ito mga idol. Itong sakin na ito. Patapakan mo lang yung preno. Tapos start. Ganun din. Pagpatay din, tapak yung preno. Pinutin mo lang yung patayan. Mamatay na siya. High tech na yung mga sakin ngayon mga idol. Yung mga trouble ito, kailangan ng mga computer. I-scan. Scanner kung meron mga mayroong check engine. Ayan. Kailangan ibalik din yung mga idol ito. Mga pinakang giro sa pin. May mga marka na naman po yan mga idol. Nung wheel cylinder kung saan mo itatapat. Sa kailangan kung ano yung itsura nung dispad, gagayahin mo yung sa kapila. Kung ano yung itsura, kaya niya yung ginagaya ko mga idol. Ay ibalik mo rin yung doon sa tamang posisyon. Ayan. Para sabi nga lang, para maganda. Ayan mga idol. Ayan o, ilan nyo. Ayan, paris ko siya. Sa kung maluwag yung clip ng plate, ipipay mo ng konti. Tulak ng kamay o plies o itukot mo lang sa semento para sumikip, hindi siya mahuhulog. May tendency po yan pag sumasaya, tutunog po yan mga idol. Tutunog pag habang umiikot. Kaya kita nyo yung pinupukong yun, yung pinakang dulo ng clip para nakaakap yung sa dispad. Ayan, hindi na nakahulog. Ayan, nilalagay ko na po mga idol. Ayan, tamang posisyon din mga idol. Ayan, ayun siya. Ayan, kung meron kayong mga sasakyan, ayan, kahit di man kayong gumagawa, pinapanood nyo yung paggawa at mali yung ginagawa ng mekaniko, ibabahagi nyo sa kanila yung ginagawa. Yan, yan po yung sensor na pag-upos na yung preno, hindi po tumutunog. Ibig sabihin, magbabakal sa bakal na yung inyong dispad. Mga tatama dun sa disc. Pag tumama po yung sa disc, masisira. Magpaparipis kayo at mas ninipis na yung disc nyo. Kaya kailangan talaga po ng alaga ng ating mga sasakyan. For safety na rin, para hindi iwas disgrasya sa daan. At make sure na pag naikabit na yan, double check nyo bago ikabit yung gulong para safe for safety na rin mga idol yun. Yun ang pinakamahalaga, i-double check kahit yung sa anak mekaniko na nasa Rapid ngayon, dati nasa Bulbo, ay yun siya pinakamataas na mekaniko ngayon doon sa Rapid. Yun nagturo ko sa kanya bago ka bumitawan yung trabaho mo, lalo siya home service, nag-service po siya sa mga bahay-bahay, siya pinapadala ng kumpanya. I-double check mo yung gawa mo bago kung iwan itagas, kung ano man ginawa mo, kung maluwag ba yan o maigpit, baka nalimutan mo ipitan, lalo na kung mga belt o yung timing belt na nalimutan ipitan, kailangan na double check mo para iwas disgrasya. At saka minsan ka magkamali, malaking damage sa iyong sarili kasi ibig sabihin
magbabalita sa iba na ikaw ay palpak na mekaniko. Hindi ka marunong, delikado kang gumawa. Ayan, malaking ano po yan. At saka may report ka sa kumpanya. Siyempre, ikaw yung magkakaroon ng malaking damage sa iyong gawain o problema sa iyong sarili. Ayan. At saka una-una, yung katapatan sa kapwa, mga idol. Kung ano yung sabihin mo, kung ano lang yung totoo, kung anong ano, huwag mong dadayain. Dadayain. Ayan, para natuwa sila sa iyo, bigyan ka ng tip or pampalubag loob, mga idol. Ayan, kita nyo, lagyan ko na ng glasa yun, mga idol. Ayan. Yun yung pinakang tusok niya, yung pin, yung sa ilalim. Yung tamaan, yung inihigpitan ng tornilyo na 14. At saka sa paghihigpit ng tornilyo, ito yung tama lang, mga idol. Kailangan kung sobrang mga higpit, huwag naman maluwag. Kasi pag sobrang higpit na po, mga idol, na i-stress yung tornilyo, pwedeng maputol o malustred. Kaya kailangan talagang sanay at kaya karamihan sa mga nag-apprentice pa, yun, misa nakaputol ang tornilyo kasi hindi pa hataw sila ng hataw ng paghigpit nila na yung tamang yung laki ng tornilyo, kung ano, higpit yun, tansyahan, wala ng gauge, kasi karamihan nun, hindi pa talaga ini-gauge, yung mga ganyang bagay, iba nalulustrate. Kung nalulustrate, yung sabihin ng mga, ay sir, nalulustrate, or ano, pero kasalanan nung gumagawa kaya nalulustrate kasi nasubrahan ng higpit. Yan. Minsan naman, nalulustrate dahil dun sa nakaraan pang mga mekaniko, sobrang higpit pagtanggal, natanggal na yung naiwan na yung thread ng tornilyo, mga idol. Ayan, mga idol, ay ano pa yung sa ilalim, sineset ko siya. Ayan, yung masikip. Ayan, kailangan naman tama. Ayan, pumasok na, mga idol. Ayan, mga idol, nakabit ko na yung tornilyo, ayan. Pitan po ng ano, kamay muna para hindi tabingi yung pagpapasok kasi pag kamay pag masikip yun tumabingi, huwag nyo munang lalabi ano ng panghigpit kasi malulustrate. Ayan mga idol, at pihitin ayan, matigas po talaga yan kasi front wheel drive itong ano, Joke, Nissan Joke. Double check. Ayan. Double check kung yung mga kinabit, silip-silip, tama o mali. Kahit alam nyo ng tama yung kinabit nyo, pero i-double check pa rin para siguradong tama yung ginagawa. Ayan mga idol, at kakabit ko na po itong gulong sa unahan. Tapos ko nang ikabit yung brake. Kailangan sure natin na maipit yung gulong para safe yung gagamit, mga idol. Ayan. Bila naman. Ayan. Ayan. Babago ko well jack. Ayan. Ipit. Ayan. Ipit. Kailangan ipit na maayos. Ayan. Tanggal yung tinanggal ko yung aking bota. Nagtapak na lang ako. At patras naman yung sasakyan. Iatras ko naman. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. At yung likod man, mga idol, yung aking nagawin. Ayan. Ayan. Kailangan sigurado rin yung jack. Ayan. Tanggalin ulit ang gulong sa likod. Ayan. Bilis, mga idol. Ito na, mga idol, yung papalitan ko, yung likod. Kagaya rin ng dati. Ayan. Tanggalin yung tornilyo. Ayan. Ulit-ulit. Naulit-ulit ito mga idol para mas maunawaan nyo. Sikwatin muna yung piston, yung caliper piston. Ayan. Ayan. Tapos tanggalin yung disc pad. Ayan. Ayan. Mas malit po yung disc pad kagaya na nakita kanina. Iyahin. Ayan. Biha. Ayan. Para magandang lapat ng ating brake pad sa disc, sa plate.
likod. Ito malambot mahal sa mga idol sa likod. Kasi walang kumukurta kasi front wheel drive to eh. Front wheel drive na joke na mati. Talaga yung mga sapi ng mga yero. Ayan. Ayan. Kabit. Ayan. Yun. Kana. Ayan. Kabit sa kabila. Ayan. Bilang parehas. Ayan. Kabit siya. Yun. No. Dapat na siya. Dapat. Talaga yung ano yung pinang pin niya, chef, yung bolt na may ano, and lagi na kunting glass ha. Sila. Yeah. Yun, mga ito. Kunting po, yan. Na mahigpit lang. So, mahigpit ka na siya. Ayan mga idol, tapos ko na rin ang ginagawa ko. Ayan. Naigpitan ko na yung kulong, pagkakulong. Ito po, itutubulsi ko naman itong fluid. Ayan yung fluid mga idol, nilalagyan ng fluid. Ayan, tumas ng kaunti kasi ano, hindi siya sobrang kaunti, pero ta okay lang yan. Ayan. Okay, thank you so much mga idol. Muli, ingat-ingat and God bless everyone.